Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Anak, bumili ng bahay at lupa para sa kanyang mga magulang noong 2013. Mm-hmm. Hindi pa rin malipatan ang mm-hmm. dahilan. Bakal at poste pa lang daw ang naitatayo ng developer since 2013. Ano yan? Mm. Sobra naman. Matagal na raw pangarap ni Mang Nicanor Estacio na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Mm-hmm. Kaya naman, nagpasya ang kanyang anak na si Enrico na bumili ng property para sa kanyang pamilya. Okay. At noong 2013, nagpa-reserve si Mang Nicanor ng isang unit na bahay at lupa sa Zen Residences mm-hmm. East sa Angolo Rizal. Mm-hmm. Nagbigay agad ng pera ang kanyang anak at noong auno ng Agosto, nagbayad siya ng reservation fee sa Urban Eco Living Development Corporation, mm-hmm. ang developer na may hawak ng Zen Residences. September 21, 2013, agad naman nagbayad ng full down payment si Mang Nicanor na may halagang 230,000 pesos. Napagkasunduan ni Mang Nicanor at ang pamunuan ng Urban Eco Living Development Corporation, nasa December ang magiging turnover ng bahay at lupa. Nang dumating ang December, pinuntahan na ni Mang Nicanor ang biniling property ng anak. Akala doon na siya magpapasko. Oh. Mm. Pero nadismaya yung mama dahil puro mga poste at baka lang kanya nakita. Huh? Alang improvement. Wow. Agad niyang pinuntahan ang tanggapan ng Urban Eco Living Development Corporation para sabihin ang problema. Mm. Kinausap sila ni Priscilla Velasco, ang nagpakilalang manager ng Urban Eco Living Development. Mm. Ayon kay Priscilla, nagkaroon lang ng problema ang presidente ng Urban sa pag-ibig. Kaya hindi na naaprubahan ang pagpapatayo ng kanilang bahay. Huh? Okay. Pinakausapan na nila o sila ni Priscilla na magantay-antay lang ng 2 taon. Ha? Ha? Habang maayos ang gulo. Okay. May interest yan. Oh, yan na nga eh. Yeah. Pero natapos ng 2 taon, Diyos ko po naman, hindi pa rin itatayo ang biniling bahay. Anak. Ganun pa rin ang siste. Dahil dito ng February 29, 2016, nagpasya na silang bawiin na lang ang kanilang binayad na down payment. Dapat lang. Sa katunayan, nagpadala na sila ng demand letter for refund, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tinutugunan ng Urban Eco Development ang kanilang demand. Ibang usapan yan. Hindi yun ang sinasabi. Yeah. Kasama po namin ngayon sa studio si Mang Nicanor Estacio at ang manugang na si Ivy Estacio. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes. Sir, matanong ko lang, 2013, nakiusap, bigyan sila ng 2 taon. Hmm. Anong hitsura na yung binibili niyong bahay? Bakal po na nakatayo at saka yung foundation niya na semento. Okay. Wala pa rin? Wala pa rin. Walang bubong? Wala pa po, kahit na paligid ulap. Nasa linya ng ating telepono si Priscilla Velasco, manager ng Urban Eco Living Development Corporation. Ma'am Priscilla, magandang hapon! Ma'am Priscilla, good afternoon! Priscilla Velasco! Nawala, yes. Ma'am, magandang hapon po. Sir Erwin Tulfo po ito. Live to tayo sa Kilos Pronto sa PTV kasama si Ben Tulfo and Alex Santos. Ma'am, yes, question. Oho. Ano po ang plano nyo na dito sa problema ni Mang Nicanor Estacio? Apo, actually boss, ito po yung akin pong pananaw lang po. Kasi po, kanina po tumawag sa akin si Sir Robert. Mm-hmm. Ibinigay ko po sa kanya yung phone number ng accounting officer namin para po siya yung makausap. Kasi po nga sa ngayon, ako po ay naka-indefinite leave sa company. Aha. Eh, ba't ka pa sumagot? Oo, bakit ho kayo? Sana ma'am, di ba matawagan si... Ang question ko rito, sige, naka-indefinite leave ka na. Mm-hmm. Ang gusto, ewan ko lang kung may karapatan ka pang sagutin nitong mga katanungan namin. Mm-hmm. Ang tanong kasi namin, ang gusto na ni Tatay ni Canor, babawi na lang yung kanilang ihinuhod na pera. Yes, sir. Yes. Actually, ako po yung kinakausap niya before at nag-explain ko naman din po sa kanya yung status ng... finances namin, kaya po medyo natatagalan lang po.
At hindi naman po namin tinatakasan or hindi naman po yung responsibilidad po ng developer, hindi naman po namin inaalis. Yun nga po yung sabi ko sa kanya, medyo natatagalan lang po. Ma'am Priscilla, si Ben Tulfo, ibig niyong sabihin, entonces, kung sabihin ni Tulero, sa Chabacano, kasalukuyan sila'y mananatili, this is sinasabing perwisyo, at ito'y kalbaryo. Ako. Tama na lang yung sinasabi mong dahilan ang dahilan, pero ang hirap at kalbaryo, pahirap sa kanila yon, sa inyo paliwanag lang. Correct. Pinaantay nyo. Naintindihan ko po yung... Ay, hindi mo naintindihan, kasi kung naintindihan mo nung nandiyan ka pa, inilaban mo dahil pera nila yan eh. Tama. Tapos kung sakaling isa sa uli nyo, may interest na yan. Tama. Okay. Hiniram niya yung pera, unless kung ginamit nyo. Hindi ho ba? Kasi kung panahon mo yan, yung fault ng developer is your fault and your fault is the fault of the developer. Yun sinasabing ano, you all conspire. Mm-hmm. Naintindihan mo ba? Hindi pwedeng yes, dahilan sir. Dito, kawawa tong mga senior citizens. Kawawa ho sila eh. Yes. Yes, sir. Eh anong magagawa? Ipararating ko po sa pinauukulan. Eh kung papakinggan ka pa, kung pakikinggan ka pa indefinitely, nasibak ka ba? No. Sorry po? Nasibak ka ba? Sinibakan ba nila or something? Nag-leave lang po talaga ako. Anong ibig sabihin? Dahil maraming problema at reklamo sa developer? Hindi naman po. Siyempre po, yun nga po, ako po makikiusap sa inyo ngayon na ipaparating ko po sa amin kung ano ba yung... Ma'am, pag ganito na lang muna habang mapakiusap mo, makinig ka muna ha. Sabi, baka hindi ka napakinggan nila. Sayang naman o yung laway ninyo. Diretso na tayo dito kay Commissioner Luis Paredes ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. Magandang hapon po, Commissioner Paredes. Magandang hapon din po. Sir, ilalapit lang po namin itong problema ni Mang Nicanor Estacio. Ha? Ang kwento po, 2013, binilhan siya ng bahay at lupa ng kanyang anak. Ha? 2013 pa. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, 2017 na bakal at simento pa lang ang nakatayo doon sa lupa niya. Nagbayad na siya ng full down payment. Ngayon, gusto niya lang bawiin yung pera niya. Ang sinasabi, mayroong financial problema yung kanyang kumpanya, itong urban eco-living, etc., etc. Eh, paano ito ngayon, sir? Paano naman si Tatang? Paano naman yung kanyang anak? Yung pera na dapat, kung ininegosyo nila, baka nag-triple na ho ngayon. Natural. Baka 1 million na yung 250,000 na yan, sir. Well, ang karapatid po ng ano, ng bayan is of course full, di ba? Kung pinangako sa kanya na, ano, no, na gagawin yung bahay at a certain, within a certain period, tapos hindi nagawa, dalawa ko yung karapatan ng buyer, no? Either to stop yung, ano, no? Yung pagbayad ng down payment, monthly amortization, or to get full demand yun, with tama. Interest. Yun. Yun ang gusto namin marinig, sir, kasi yun parang ang... Gusto. May problema yung kumpanya, financially, etc., etc. So, ang gusto lang namin, sir. Sir, ganito na lamang para mabilis tayo. Ano po? Dahil maraming pahoring kami mga ibang kaso. Pwede ba, samahan namin si Tatang dyan at parang kayo na rin, tulungan nyo kami i-demand dito sa urban living yun. Na ibalik yung pera ni Tatang with interest. Naku, yan. Dapat. Sige po. Sige po, papunting lang po sa aming opisina yan. Para matulungan namin. Ayun. Sige po, sir. Nako, sobrang dami salamat ulit, Commissioner Paredes, sir. Ha? Magandang hapon po. Thank you po. Tayo, ganun na lamang po. Sapahan namin kayo. Yung isa. Oy, sino ba pangalit? Wala na. Si Priscilla. Si Priscilla! Oy, narinig mo? With, pa, sige po. With interest. Sige po, sabihin ko po sa boss namin. Pasok ka na bukas. Pasok ka na. Itigil mo muna yung pag-indefinitely. Sabi mo, nanganganib ang inyong kumpanya kapag naparating na sa HLURB yan. Yes po. Sige po, paparating ko po ngayon. Tama, timing din naman. Totoo, naka-indefinite leave siya. Kung magsara yung kumpanya, naka-leave na siya. Wala na siyang problema. But anyway, dito muna tayo kay Tatay Nick. Sir, samahan namin kayo. Ha? Para i-demand, tulungan tayo ng HLURB mag-demand.
isole with interest. Yeah. Hindi po yung magkano lang binigay ninyo, ha? Thank you. Kasi po kung ninegosyo na yan, ako baka kumita na kayo. Tatlong beses na doon sa magkanong hinulog ninyo. Or makabili man lang siya ng another, ano? Of course. Doon niya magamit yung pera. Tatlong taong pinaghantay. Sige po, bukas na bukas, sir. Samahan namin kayo. Apo, maraming pong salamat. Thank you po.